Magandang araw mga kaibigan. Ngayon magkakarwas naman ako ng aking Navara. Bali, ito po ay requested video ng isa nating subscriber. So shout out sa iyo, Dominic Promil. Ito na yung video na ni-request mo. Alam ko marami din sa inyo ang makaka-relate sa video natin ngayon. Dahil alam ko marami din sa inyo dyan ang interested na mag-maintain at magpaganda ng kanilang mga sasakyan. So ang papakita ko ay kung paano yung way ko ng paglilinis ng sasakyan. Actually, nakapag-upload na ako ng car wash video dun sa aking Toyota Wigo. At may title yun na How to Properly Wash Your Car, a Step-by-Step Guide from a 20 Years Car Wash Business Owner. So kung ano po yung process o yung procedure na ginawa ko ron, actually, yun din naman yung ginagawa ko kahit na sarado na yung car wash ko. Yun pa rin yung ginagawa ko every time na maglilinis ako ng mga sasakyan. Kaya lang, ang only difference is hindi po ako gumagamit madalas ng shampoo. Napakabihirang gumamit ako ng shampoo. Usually, ginagamit ko lang ito pagka sobrang dumi ng sasakyan. Kasi kahit sabihin mo pa na yung mga shampoo na yon ay ginawa para talaga sa mga sasakyan, still chemicals pa rin yan. So, magko-contribute pa rin yan sa pag-fade ng pintura. So, ang madalas ko lang ginagawa ay running water. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano yon. Tsaka nga po pala, yung video natin ngayon ay medyo mahaba. Kasi gusto kong maipakita sa inyo yung step-by-step procedure kung paano ko lilinisin ito. So kahit na anong edit ang ginawa ko, still lumabas na mahaba pa rin yung video natin ngayon. Pero alam ko naman na marami pa rin sa inyo interested na manood ng ganitong klaseng mga videos. Lalo na yung mga first-time car owners na ngayon pa lang natututo at still naghahanap ng mga video tutorial kung paano yung tamang pag-maintain ng kanilang mga sasakyan. So tara! Gawin natin. Magsisimula po muna ako sa interior. Babacuuming ko muna yung carpet, tapos pupunasan ko yung mga dashboard, upuan, sidings ng pinto. Pagkaraan nun, at saka ko lalabas para hugasan itong exterior naman. Although pwede nyo naman pagbalikta rin, pwedeng unahin nyo muna itong labas, after nun, tsaka kayo pumasok sa loob. So, gawin natin. Unahin ko muna lahat ng mga mating. Yung all-weather o yung mga rubber, pagkaraan nun, yung mga carpet naman na mating. Pagkukuha kayo ng mating, i-fold nyo ng ganito para yung mga buhangin at lupa na na-trap sa mating ay hindi bumagsak doon sa carpet. So, after kong mag-vacuum, ang susunod na gagawin ko ay pupunasan ko itong mga sidings, dashboard, manubela, upuan, console box. So, gagamit lang ako ng microfiber towel at timba na may malinis na tubig para panlawan ko nitong microfiber towel. Thank you.
gawin ko muna itong mga mating. Sasabunin ko, tapos babanlawan ko rin siya para at least maisampay ko na rin at matuyo na rin siya agad. Para pagka tinutuyo ko na rin yung labas ng sasakyan, eh tuyo na rin to, pwede ko na rin ipasok. Pwede na akong mag-start dito sa body o sa exterior. Bali, ang uunahin ko ay itong mga nasa ilalim o yung nasa laylayan. So, ano ba yung mga yon? Itong mga, yung wheel, itong rubber niya, yung goma, mags, mud guard, yung running board, step board, paikot ng bumper. So, ginagawa ko yan dahil nandyan yung mga pinakamaruruming part. At dapat malinis muna yan para pagka nandito na tayo sa body at nagpupunas tayo, kahit na yung pamunas natin ay maibaba natin ang gusto dito sa ilalim, wala na siyang mga debris o yung mga dumi, buhangin na makakapture. That eventually, kapag umangat tayo uli at nagsabon tayo rito, kung meron siya nakuhang dumi, yun ang magkakause ng scratch. So that is why na kailangan natin unahin yung mga ilalim. Tapos, ang gagamitin ko dyan sa laylayan ay dalawang klase. Isang detergent at isang shampoo. Kasi yung detergent, gagamitin ko yan dito sa mga tambol, yung mga wheel na yan, itong mga goma, mud guard, dahil mas magandang luminis yun, mas magandang magtanggal yun ng dumi. Tapos yung namang mga painted surfaces, katulad ng mugs, stepboard, ay gagamitan ko naman ng shampoo. So, dalawang timba yung gagamitin ko. Itong isa na merong powder detergent, ito rin yung ginamit ko panlinis ng mating. At meron pa akong isang maliit na timba na titimplahan ko naman ng shampoo. So, ang gagamitin ko lang syempre sa shampoo ay ordinary foam. Marami kayong mabibili nito sa groceries o sa palengke. Tapos, ito naman timba na may powdered soap. Bali, meron itong escoba na gagamitin ko sa goma o dun sa gulong. Kasi, mas maganda ito dahil mas natatanggal niya yung dumi compared dun sa plastic na escoba o plastic brush. Tapos mas maganda rin kung meron kayong wheel brush. Kasi itong brush na ito ay magandang panglinis dito sa mga tambol. Naaabot niya maigi at nababrush niya ng maigi yung mga putik doon. Kung wala naman kayong makita nito, okay na rin gamitin yung escoba o kaya yung foam. Tapos, gagawin ko dyan, hindi ko lalahatin yan. Kasi kailangan magawa ko muna yung unang gulong, yung side niya, yung mga stepboard, pangalawang gulong, tapos magbabanlaw na ako. Gagawin ko yon para hindi ako matuyuan. Kasi useless yung trabaho ko kung sinabon ko nga, tapos natuyuan. Pag natuyo kasi yon, kakapit uli doon yung dumi. Kahit banlawan ko siya, nakakapit na rin uli yung dumi. So, okay lang na magbanlaw akong magbanlaw kesa naman matuyuan. Lalo na doon sa mga painted surfaces, hindi maganda kasing natutuyuan niya ng sabon o kahit na shampoo. Dahil magkakaroon ng watermarks yung pintura nyo. So, kaya nga tayo naglilinis para ma-maintain natin yung ganda. Hindi para magkaroon ng mga defects yung ating pintura. So, okay lang kahit na madalas magbanlaw, basta ang hahabulin natin is yung maganda yung results ng ating linis. So, pakita ko sa inyo, start ko ng linisin yung mga ilalim. Ang unang gagawin ko, i-sprayan ko muna lahat na yan, apat na gulong at saka mga gilid niya. Para yung dumikit na buhangin at lupa ay matanggal. Tapos magsasabon na ako. So again, itong escoba na bunot ay gagamitin ko dito sa rubber o sa goma.
Tapos itong wheel well brush ay gagamitin ko naman para dito sa tambol niya o yung wheel liner. Tapos para dito sa mugs, kailangan shampoo. Huwag niyong gagamitan ng mga detergent. Ganun din dito sa running board at sa step board. Shampoo na rin ang gamitin natin para hindi mag-fade yung mga color. Ngayon, nakadalawang gulong na ako. Banlawan muna natin para hindi tayo abutan ng tuyo. Katulad po ngayon, sobrang init ng araw. So hindi ko nare-recommend na maghugas kayo ng direct sunlight. At least nasa shaded area kayo. Katulad ng garahe, katulad nito sa akin, tapos meron akong extension nung lona. So medyo nakalabas lang ng konti itong likod ko dahil mahihirapan kasi ako mag-video pagka naandun mismo sa loob. So dahil sa purpose lang ng video, kaya medyo nakausli kami ng konti. So kung mangyayari rin sa inyo to na nasa araw kayo, bibilisan nyo na lang, tapos lagi nyong babalikan at babasahin para hindi matuyuan yung pintura. Mapapansin nyo, lagi ako nagbabadlaw kasi medyo nakaharap sa araw ito eh. Baka matuyuan, sayang yung trabaho, kakapit uli yung dumi. Tapos magmamansya pa dun sa pintura. Papakita ko naman sa inyo kung paano ko gagawin to ng hindi ko sinasabon. So running water lang. Una, i-sprayan ko muna lahat para yung mga nakadikit na alikabok ay matanggal ko muna. And then susundan ko siya ng wash mitt. So running water plus wash mitt. Ganito. Itong wash mitt, papasahin ko lang. Tapos itong hose na katutok, sasabayan ko ng hagot. We'll be right back.
ganyan yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko sinasabon. Ginagamitan ko lang nung wash mitt at saka nung hose. Ngayon, tutuyuin ko naman siya ng kanebo. So, ang paggamit ng kanebo ay ipofold mo ito ng crosswise. Tapos, i-flip mo lang. Tapos, hagurin mo ng isang direksyon. Yan. Tapos, tiga. Kasi, yun ang tamang paraan ng paggamit ng kanebo. Huwag niyong gagawin yung ipupunas na ganyan, tapos ibabalik. Kasi nagkakaroon siya ng streak. So, dapat one side lang. Tapos, pagka naman siyempre malilit na portion, okay lang na ilagay nyo sa kamay nyo, punasan nyo. Pero hanggat maaari, isang direction lang. Pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganon. Okay, katulad na ito. Ganon. Ganon. Makikita nyo naman eh, maganda yung pagkakatuyo niya. Walang naiwanan na streak. Okay, gawin ko na lahat. Ngayon naman, gagamitan ko ng compressor para yung mga tubig dun sa singit-singit, matanggal ko. Ngayon, kung wala kayo nito, okay lang din naman. Basta alalayan nyo lang at palagi nyo punasan. Kasi minsan may mga tumutulo sa gilid ng bintana na pagka natuyo, nagmamantsa yun eh, gumuguhit. Tapos ko ng hanginan at punasan yung mga gilid. So, ang gagawin ko na lang ay tutuyuin ko naman at pupunasan ko yung mga gilid ng pinto. Tapos, ilalagay ko na yung mating at panghuli, tire black. So, ilalabas ko muna itong sasakyan para mas maluwag at makakilos ako ng maayos. Thank you.
lalagyan ko na ng tire dressing. So mga kaibigan, tapos ko nang linisin itong sasakyan. Naipakita ko na sa inyo kung paano yung routine na ginagawa ko every time na magwa-washing ako ng aking mga sasakyan. Tsaka po pala next time, try kong gumawa ng video kung saan mag-total cleaning ako. Yung total cleaning po na sinasabi ko ay kung paano ko lilinisin yung mga aspaltong dumidikit, lalo na pagkatag-ulan, tapos madalas kayo sa mga expressway. Di ba napapansin nyo, ang daming mga tilansik ng aspalto? Nung may car wash pa kasi ako, ang tawag namin sa pag-aalis ng mga yon ay total cleaning. So pagka dumami na po yung mga aspalto dyan, pakita ko sa inyo kung paano ko yung naalisin. Tapos pakita ko rin sa inyo kung paano ko iwa-wax yung sasakyan. So again, sana may natutunan kayo dito sa video natin. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless. Yeah.